And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo tong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Number two is build the relationship with your committed members. Okay? Take note dun sa sinabi ko, build relationship with your committed members. Now, sa amin kasi, online yung ginagawa namin, kaya majority ng mga members namin, halos lahat ng mga members namin, kaming part ng team na to, yung team namin, magkakalayo ng lugar. Okay, sabog-sabog kami sa iba't ibang parte ng mundo. Okay, sabog-sabog kami. Ang dami, sa ibang bansa, mga OFW, sa iba't ibang lugar. So, dito sa Quezon province, dito sa Lucena sa amin, iilan lang kami ng dito na active na member. Ilan na po kami dito? Sa dalawa, ito, anim? Anim? Ay, ito, walo. Walo, mga ganun. Walo lang kami dito active dito sa Lucena. And even kami mga nandito sa Lucena, ang dalang namin magkita-kita. Lalo na ngayon may COVID pa. So, talagang hindi kami makapagkita-kita. Madalang kami mag-meet. Kasi most of the time, nasa online kami, internet kami. Now, ang pinapriority ko ng mga members ko is yung nakikita ko ng commitment. So, may priority talaga ako. Namimili talaga ako sa members ko. Sabi na lang unfair, wala akong pakialam. Kasi, hindi pwede na ibibigay ko yung oras ko sa mga maling tao eh. Kasi, I've learned that way years ago na mali yun. Na binibigay ko yung time and effort ko. Yun yung time and effort, especially time, hindi ko na mababawi eh. So, yung time and effort ko, binibigay ko sa mga maling tao, sa mga taong hindi naman talaga seryoso, sa mga taong, yung mga tao na hindi naman talaga committed. Diba? So, pagkakamali ko before, ganun na ginawa ko. So, itinatama ko na siya ngayon. Yung hindi ito pagiging unfair kasi yung oras ko nga hindi na maibabalik eh. Bigyan mo ako ng rason, alam to na mga members ko, bigyan mo ako ng rason para bigyan kita ng oras at effort ko. Diba? Ipakita mo sa akin na committed ka sa pangarap mo. Hindi para sa akin, hindi committed sa akin or sa negosyo or sa team. Diba? Committed ka sa pangarap mo na gusto mo talagang ma-achieve. Gumagawa ka ng paraan. Marami kang tinatanong sa akin. Willing turn ka talaga. Curious ka. Humahataw ka. Ido nare-reject ka. Tuloy-tuloy ka pa rin. Bigyan mo ako ng dahilan. Yun yung mga dahilan na pwede mong ibigay sa akin para makita ko na seryoso ka talaga. Magbibigay ako ng time and effort sa'yo. Diba? Kasi hindi ko na mababawi yung time and effort ko na yun. Na ibibigay ko sa'yo. So, once again, build relationship with your committed members. Now, ibig sabihin ba nun, hindi ka na magbibuild dun sa mga hindi committed? Hindi naman. Pero, lessen your time with them. Mas konting oras yung ibibigay mo. And, ipaliwanag mo sa kanila. Mas maganda. Kasi pinapaliwanag ko to sa kanila. Sinasabi ko sa mga members ko, paulit-ulit na, ang commitment ko ay nakadepende sa commitment mo. Kung committed ka talaga sa pangarap mo, committed din ako sa'yo. Kung hindi ka committed, hindi rin ako committed sa'yo. Diba? Ibig sabihin, hindi ako magbibigay ng time and effort sa'yo. Hindi ko sasayangin ang oras at panahon ko para sa'yo. Yung hindi ko naman nakikita na committed ka. Ganong way ako mag-lead. Hindi ko sinasabi na ako yung tama, ako sundin nyo, ganito ang gawin nyo. Hindi. Yun yung nag-work sa akin. Diba? Hindi ako yung touchy-feely na upline. Hindi ako yung sobrang bait. No? Sa buong team nga namin, ako lang yung hindi mabait. The rest ng mga members ko, mga leaders ko, especially mga leaders ko, mabait nila. Yung ako lang yung hindi. Nandun yung balance na. Okay, ibang usapan na yun. Pero nandun yung balance sa amin. Nandun yung mga mababait na leaders. Ako hindi. At sinasabihin ko nga rin yung mga members ko na pag magkukwit ka, huwag ka nang paalam sa akin. Kasi, first, hindi ako apektado. Diba? At ikalawa, magpaalam ka sa pangarap mo, hindi sa akin. Diba? Kasi hindi ka naman nagkukwit sa akin eh. Nagkukwit ka sa pangarap mo. Diba? So, yun yung sinasabi ko. Nagbigay lang ako sa inyo ng context about doon. So, build relationship with your committed members and kapag ka, sinasabi ko rin sa mga members ko, kapag ka may mga tanong kayo, may mga gusto kayong i-message sa akin, pwede nyo ako i-message directly. Pwede kayo lumapit sa akin directly. Sasagutan ko kayo, sasagutin ko yung messages nyo as long as active ako or available, I mean, available ako. Hindi porket online ako is available na ako. Pag available ako, sasagutin ko. Kasi ang prioritization ko sa mga members ko, ang prioritization ko sa pagsagot sa mga messages sa Facebook ko, number one is yung mga core leaders ko. Number two is yung mga leaders. Number three is yung mga members. And number four, the rest. Yun yung prioritization ko. Ganun way ako sumagot. So, inuuna ko yung mga core leaders and leaders. Diba? Then, yung mga members ko yung mga regular, ordinary members ko yung huli. Now, kung gusto talaga nila mabigyan ko sila ng time and effort, hatawin mo yung negosyo, bigyan mo ko ng dahilan para i-priority kita. Kasi nga,
konti lang yung oras. Lahat tayo may 24 hours lang din eh. Imagine mo kung sa out of those 1,000 members, yung bawat oras ko ibibigay ko sa kanila, ano? Paano ako magpo-produce? Hindi pwede. Diba? Majority ng oras ko is nasa production. So, when you're committed, I mean, when you're building relationship to your committed members, diba, well spent yung time and effort mo. Sulit. Sulit yung time and effort mo na binibigay mo. Kasi alam mo committed sila, alam mo na magpo-produce talaga sila, alam mo na magtutuloy-tuloy sila, alam mo na gagawin nila yung negosyo. Para sa mga sarili nila, para sa pangarap nila, hindi para sa'yo. Well spent. And alam mo naman, bilang upline, kikita ka sa production nila. Okay? So, yun yung number two. Number three is momentum. Okay, number three is momentum, continuous yung momentum. Kapag ka nakaka-experience na kayo ng momentum, ituloy-tuloy nyo lang. Huwag nyo nga hayaan na maging complacent kasi yan yung isa sa mga sakit ko. Okay, personally. Na talagang ang tagal bago ko tinalo. Hanggang ngayon, meron pa rin part kasi nga, yun yung isang killer ng success, yung complacency. Diba? Kumikita ka ng malaki, tuloy-tuloy yung cash flow, pwedeng makampante ka eh. So, yan yung palagi kong chine-check sa sarili ko na ano, nakakampante na naman ba ako? Yung palagi kong tinatanong yung sarili ko about dyan. So kapag nakapag-build na ng momentum, nagsimula ng umangat yung team mo, yung sales mo, yung income mo, yung grupo mo, dumadami na. Ituloy-tuloy-tuloy. Dagdagan nyo lang ng dagdagan. Diba? Dagdagan mo lang ng dagdagan bilang upline. Dagdagan mo lang ng dagdagan yung apoy. So ano yung ibig sabihin nun? Tuloy-tuloy ka lang sa production. Tuloy-tuloy ka lang sa pagdadirect. Diba? Yung iba, ang ginagawa kasi ng iba, the more na nag-start na kumikita ng malaki, nagiging complacent na inaasa na lang sa mga members yung production. Tapos pag hindi humahataw yung members, hataw kayo, nagiging boss na. Diba? Hindi na leader, nagiging boss na. Pahataw ka ng pahataw, ikaw ba humahataw ka? Pa-direct ka ng pa-direct, ikaw ba nag-direct? Kailan yung huling direct mo? Kailan yung huling direct referral mo? Pabenta ka ng pabenta ng products? Ikaw, kailan yung huling benta mo ng products? Gawin mo kung ano yung sinasabi mo. Diba? Kasi kapag ka ginagawa mo yung isang bagay na gusto mong gawin ng mga members mo, hindi mo na kailangan silang sabihan. Makikita naman nila yun sa'yo eh. Diba? Whether even online. Kasi makikita nila pag nag-post na yung company ng top performers list, top earners list, andun ka, o alam nila nagpo-produce ka. Wala kang kailangan patunayan. Diba? So may ikaw, may karapatan ka na para magsabi sa kanila, oh, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, katulad na mag-produce ka. Diba? Mag-direct ka, mag-share ka ng opportunity natin, yung services or products natin. Kasi para sa iyo din naman 'yun. 'Di ba? Sa mga members niyo diyan na wala ka pang team, para sa iyo rin naman 'yun eh. 'Di ba? Yung nagpo-produce ka, hindi mo para sa upline mo 'yun eh. Kasi ano ngayon? Kasi kung hindi rin naman dahil sa upline mo, hindi niya ma-recruit yung upline mo na sumunod, yung upline na sumunod, yung hanggang doon sa nag-recruit sa iyo. 'Di ba? Kung hindi dahil sa upline mo, yung iba kasi mga member tinitingnan pa yung uplines nila eh. Kumikita kasi si upline. Anong katangahan 'yun? Kahit saan ka naman pumunta, kahit saan ka naman pumunta, meron pa rin kikita sa taas mo. Kahit hindi ka mag-network, may kikita sa taas. Magtrabaho ka, kikita yung boss mo. Diba? Nagtayo ka ng traditional business, kikita yung government kasi may tax na binabayaran ka. Mga legalities na babayaran mo. Katangahan yung ano eh, loser mindset yung tinitingnan pa yung nasa taas. Tumingin ka sa baba mo. Diba? Kaya hindi ka nagkakaroon ng tao sa baba kasi masyado ka nakatingin sa taas. Okay? So with that being said, keep the momentum. Pag nagkaroon na ng momentum, tuloy-tuloy. Dagdagan lang ng dagdagan yung apoy. Diba? Hanggang sa dumating yung time na sobrang lakas na. Sobrang lakas na ng apoy. Tapos, hindi na lang ikaw yung nagdadagdag. Madami na. Siguro yun yung mga time na pwede ka nang mag-chill. Diba? Kahit mag-chill ka ng mga ilan. Yung mga tipo na kahit isang linggo, isang buwan, isang taong kang tumigil eh, utok pa rin yung income. Pero hindi ko sinasabing gawin mo yung ganun. Kasi kapag ka nasanay ka na sa hataw, hanap-hanapin mo yan. So mga nakaka-relate sa inyo, comment kayo dyan sa iba ba. Diba yung hinahanap-hanap mo yung nag-share ka ng business, ng product, may sinasagutan ka ng mga messages, nag-close ka ng deal, sumasagot ka ng objection, nag-lead ka ng team, hinahanap-hanap mo na yung ganun. Diba, baliw ka na. Katulad na may mga baliw. So, hanap-hanapin mo yun. Ganun. Kaya, pagka nagkaroon ng momentum, tuloy-tuloy na lang. Number four is tulungan mo sila na kumita. Obvious naman. Diba? Isang malaking factor yung, hindi ito yung pinakang factor, pero isang malaking factor kapag kumikita yung member mo, wala silang rason para umalis. No? Kumikita sila eh. Diba? Bakit naman nila ititigil? So, yun yung, ano, yun yung, hindi siya yung pinaka-factor kasi mayroong mga tao na kahit kumikita ng malaki, umaalis. Diba? Kasi, for example, walang kwenta yung upline. Hindi ba yung kinikwento ko last time? Hindi ko alam kung ito dito sa video na ito kinikwento ko to or sa ibang videos ko na kinikwento ko. Ah, dito nga.
yung may gusto na magsari sa akin, tinanggihan ko kasi walang kwenta daw yung, by definition niya na walang kwenta, hindi siya sinusuportahan. Diba? Or wala siya nararamdaman na appreciation. Diba? Kahit ang laki ng kinikita niya. So, hindi ito yung pinakamalaking factor, pero malaking factor pa din yung kumikita yung member. So, that's it. Yun yung apat na ways para maiwasan mo yung malagasan ka sa, ng, sa team mo. Especially sa mga ganitong oras ng crisis. Maiwasan mo yung lagas. Okay? Normal yung, once again, normal yung may mga aalis, may mga mag-quit, magiging inactive, normal. Hindi normal yung nalalagasan. So, yun lang. I hope marami ka natutunan dito sa training video na ito. And click mo yung like kung nagustuhan mo, marami ka natutunan. And feel free to share this to your teammates, to your members, to your leaders, or your friends na network marketers na alam mo na matutulungan nitong video na ito. So, question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isip mo dito sa training na to? Ano yung pinakang tumatak sa isip mo na natutunan mo? Comment mo dyan sa ilalim, okay? Para makita ko sino sa inyo yung talagang inaaral, okay? Talagang nag-inaaral itong mga training videos. At make sure i-apply mo kung ano yung mga natutunan mo. By the way, meron akong ginawa na e-book na siguradong makakatulong sa'yo kung paano ka magkakaroon ng maraming prospects para sa business mo, especially ngayong time na to na may crisis as of the making of this video, may global pandemic na coronavirus. Saan ka makahanap ng mga prospect? Pwede ka pa rin bang kumita? Makahanap ng mga prospect na willing bumili or willing gawin yung business na ginagawa mo? Meron pa rin. Okay, madami pa rin. Kasi as of the making of this video, meron pa rin mga pumapasok na new members sa amin. Tuloy-tuloy yung products namin. Even though bumaba compared dun sa normal, at least meron pa rin kesa wala. Diba? So, meron pa rin. So, meron ako ginawang e-book, which is yung Unlimited Prospect Handbook. Doon matututunan lahat ng mga dapat matutunan kung paano makakapag-invite effectively sa nga makakuha ng maraming prospect. Unlimited na prospect. Hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito, Unlimited Prospects Handbook. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!